Kumain nga kami sa buffet at tignan nyo naman si Kuya Maki, talagang lumalaban na rin sa pagkain. Aba, at pwedeng-pwede na rin pala siyang magmukbang. So ayan, papasok pa nga lang ako dito sa resto, ay meron ng mga nagpa-picture. Maraming salamat po. Kumuha na nga rin ako ng pagkain dito. Grabe, napakasarap lahat ng pagkain. Hindi ko talaga alam kung anong uunahin kong kunin. First time ko lang din kumain dito sa buffet restaurant na to, and grabe, napakasarap. Tapos nasa 600 plus lang siya per head. Ang pinaka downside lang, hindi pa kasama dun yung tax. So eto, nagigrill nga rin pala kami dito. Tignan nyo naman yung mga meat, talagang napakasarap. At syempre, pwede bang hindi ko ipakita sa inyo yung mga food na naabutan namin? Kompleto naman yung mga food. Ayun nga lang, kokonti na lang yung mga nakalagay kasi alas 12 to ng tanghali. Siyempre, saktong-sakto talaga na lunch, kaya ayan, talaga nagkakaubusan. Pero at least, meron pa naman laman kahit papano. Itong mga sushi at maki nila, grabe, panalo talaga. Ang Kuya Maki nga, ayan, nakaupo na dito sa gilid, puro fries at siyang hayong kinakain. Tapos etong si Eli, french fries naman yung gusto. Buti na nga lang nga, meron silang high chair dito, kaya ayan, kahit papano yung nage-enjoy yung mga bata, hindi sila masyado nagmumuryo. Habang kumakain yung dalawang bata, kumain na rin ako dito kasi sayang naman yung chance at good mood sila. Alam nyo, dati pangarap na pangarap ko talagang kumain dito, kaso hindi talaga kaya ng budget nun eh. Pagka nga meron ako nakikita sa Facebook, napakarami nila kapag kumakain dito kapag mga birthday, naiingit talaga ako. Pero napakabuti ni Lord dahil eto, nagutom lang kami, nadaanan namin. Sabi ko, dito na lang tayo kumain para matry na natin. Sobrang blessing talaga yung binigay ni Lord sa akin, kaya eto, kahit walang okasyon ay nakakaya na namin kumain sa mga ganito. Tignan nyo naman tong si Kuya Maki, habang nanonood talagang nilalantakan tong pagkain. Pogi nga niya sa mga oras na yan kasi bagong gupi. Ay, kung makikita nyo lang yung itsura niya ngayon, para na naman siyang mayroong pugad sa ulo. Nakakatuwa nga siya, ayoko talagang alisin yung camera sa kanya kasi kaninang-kanina pa siya nagpapakyut sa camera. Tignan nyo, hindi niya na alam kung paano siya magpapapansin sa mga tao. Nakakatuwa nga kasi hindi siya camera shy. Habang kumakain nga kami dito, yung sa likod namin, ayan, may birthday pala. Kaya kinantahan nila at saka sinayawan. Nung nabusog na ako, naisipan ko naman magtimpla ng coffee dito. Ayun nga lang, ang liliit ng mga tasa. Itong cappuccino nila, grabe, napakasarap. Tapos nag-add pa ako dito ng isang creamer. Ewan ko kung anong coffee yun, pero ang sarap nung cappuccino nila na naka-ready 3-in-1 na. Sobrang daming tao dun sa dessert section, dun sa beverages, sa mga pagkain, pero dito sa coffee talagang ako lang walang pila. Ay naku, kung matitikman nyo lang tong iniinom kong kape, napakasarap niya. Kaso ayan, nakakabitin ang liit ng tasa. Kulang na nga lang talaga, ibabalik pa ako para magtimpla ulit. Habang nagkakape na ako dito, yung mga kasama ko hindi pa tapos kumain. Ito namang si Ella, kanina pa iyak ng iyak, pero kapag ka pinapakain mo, nawawala yung muryo. Ewan ko rin ba dito sa batang to, sobrang hilig talaga sa mga ganitong pagkain na matatamis na prutas. Ang Kuya Maki naman, kanina pa busog na busog yan, pero ayan, nakakita na naman siya ng halo-halo dito, kaya hindi niya alam kung paano siya kakain ulit. Ayan, nakala ko tapos na kami, kumuha pa yung nanay ko ng iba't ibang klaseng dessert. Tignan niyo naman, napakarami, Diyos ko po. Tinikman ko nga tong crepe nila, and grabe, napakasarap. Hindi siya lasang hotcake lang, ha? Ang Kuya Maki naman, tinry kong bigyan netong ice cream at tignan niya naman, walang hindi. Pero hindi ko naman yan lahat pinaubos sa kanya, pinatikim ko lang kasi napakatamis nito. At pagkatapos nga namin kumain, tignan niyo naman yung bata, talaga nakatulog dito sa stroller niya. Sobrang dalang niya lang makatulog sa mga ganyan kapag ka talagang busog na busog lang siya. Or minsan, baka dahil sa sobrang pagod din. Diyos ko, anak, napaka-cute mo naman. At mga mare, sino dito yung gustong kumita ng ganito kalaking pera katulad? Naglaro nga lang ako netong diamond game, yung color game. Dito kasi pipili ka lang ng isang kulay at kapag ka lumabas yung kulay na yun, ay madadoble yung pera mo. Ayan, nakita nyo naman, nanalo ako ng 285. Umulit pa ako, tumaya naman ako ng 300 dito sa blue at tignan natin kung lalabas yung blue. At dahil lumabas nga siya, ayan, tignan nyo, nanalo na naman ako ng 285, napakabilis. Sa mga gustong maglaro, pwedeng-pwede po kayo dito mag-register, kopyahin lang yung referral ID ko at ibigay mga details na hinihingi. At syempre, bago ka maglaro, pwedeng-pwede ka rin dito mag-recharge or cash in na gagamitin mo namang panglaro or puhunan dito sa game. And syempre, pinaka-importante, kapag ka nanalo ka, pwedeng-pwede ka rin naman dito mag-withdraw kasi syempre, pinanalunan mo yan, pera mo yan eh. O siya, sa lahat ng interesado, may link ako sa comment section.